Magandang araw, guys! Welcome to another episode of our Cocina Serie. As you can see, we have here some vegetables prepared para sa aming iluluto. And you guess it right! Ang iluluto po namin for today ay ang isa sa Pinoy famous dish, ang pakbet o pinakbet. So, nakikita po natin dito yung mga gulay na kakailanganin natin para sa ating pagluluto. Ang mga gulay na inihanda namin ay ang bunga ng kamote, talong, okra, ang palaya, saka bunga ng sili. Meron din kaming kamatis, yung magic syrup, at ang ating bagoong. Ayan, simulan na natin ang pagluluto, guys. Una-una lang po natin gagawin ay igigisa po natin yung ating bawang at sibuyas sa ating pinainitang mantika. Usually, pagka sa Ilocano style na pagluluto ng pinakbet, there are two ways. Meron yung ganito na igigisa muna yung bawang sibuyas kasi gagamit tayo ng baboy bilang pangsahog. So, kailangan igisa muna natin siya. Pero, the other way also na pwede natin gawin is pwede na natin silang pagsabay-sabayin na o pagsamasamahin lahat ng ingredients all together and isasalang na lang po natin siya. So, etong tapakita namin ngayon is yung paggigisa ng ating lulutuin pinakbet dahil meron po tayong sahog na baboy. So, ayan. Unahin lang po muna natin bawang, sibuyas, and then ito pong ating baboy. Then, pagkatapos po niyan, takpan lang po natin saglit para po maluto po yung baboy natin. Ayan. As you can see, kapag ganito na po siya, golden brown na, isabay na po ulit natin. Ilagay na po natin yun yung ating kamatis. Haluin lang po natin siya and then takpan lang po rin natin siya pagkatapos. Then, let's just wait for a while. Ayan, kapag luto na po yung ating baboy, pwede na po natin siya ngayong ilagay yung ating gulay. So, pagsasama-samahin lang po natin lahat ng mga yan. Pwede na po yan. Nalagay po natin lahat ng gulay natin. And then, just mix them all together. Saka po natin ulit siya takpan hanggang sa maluto. So, hintayin lang po muna natin na lumambot yung ating gulay. Then, we can add the magic syrup. Lalagyan na po natin yung ating pampalasa. We don't have to cover this one dahil para hindi po malusak yung ating gulay. So, okay lang po na hayaan natin na nakabukas yan siya. Para naman po sa ating bagoong, ilagay lang po natin yung ating bagoong sa mainit na tubig. Usually po, pag yung bagoong dyan sa Pilipinas, meron po siyang mga buo pa. So, may mga residue siya. Kung saan may mga tinik-tinik na maliliit, usually sasalain natin yan. So, yan po, once na matapos na natin mailagay yung ating bagoong, hintayin na lang po natin siya na kumulo. And then, let's just wait for a few minutes, and then our pinakbet is ready.
Ayan guys, ito na po ang ating kinapit. Let's eat! Don't forget to like our video, share, and subscribe. Thank you for watching!